Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal kong mag-aaral sa ikatlong baitang. Samahan ako, ang inyong guro, Teacher Mercy, para sa panibagong pagtuklas sa ating aralin sa MTB MLE 3. Simulan na natin ang aralin 7, Pagtukoy ng Metapora o Pagwawangis sa Pangungusap. At para sa inyong pagsubok, basahin ang mga pangungusap. Isulat sa inyong sagutang papel ang P kung personification, H kung hyperbole ang pangungusap na aking babasahin. Una, namuti ang buhok ko sa kahihintay. Pangalawa, sumasayaw ang mga bituin sa langit. Pangatlo, kinindatan ako ng araw. Pang-apat, narinig ng buong mundo ang iyong pag-iyak. Pang-lima, abot langit ang pagmamahal ko sa iyo. Ipagpatuloy natin ang gawain sa pagganyak. Isulat sa malinis na papel ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap. Una, ang atis ay kaysa sa santol. Pangalawa, si Arnold ang nalalaki sa buong klase. Pangatlo, ang ostrich ang uri ng ibon. Pang-apat, ang saging ang ko sa lahat ng prutas. At pang-lima, ang aklat sa Filipino ay kaysa sa aklat sa matematika. Magaling grade 3. Ngayon naman ay pakinggan ang aking babasahing tula at sagutin ang mga sumusunod na tanong mamaya. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Hardin ko, pinggan ko, ni Florante Aromatic. Isang araw sa aking paggising, aking nasilayan, pagsikat ng araw, ngiting kay tamis ang sa aki bumati,
tila isang dalagang mayumi. Agad akong tumayo, sa likod ba'y tumuloy, at doon ang trabaho'y agad na itinuloy. Tulad ng isang kalabaw na walang kapaguran at hindi isang pagong na may kakuparan. Aking mga tanim ay agad nagsilaki, kawangis ng isang higanteng kaylaki. Kay gandang tingnan, halamang luntian, bituin sa paningin na kay sarap pagmasdan. Kung ikaw may nalulungkot, pakiramdam ang lahat sa'yo'y hinakot. Magpunta ka lamang sa aking hardin, tiyak ang kalungkutay papawiin. Ang hardin ko ay aking pinggan na nagpapalusog sa aking katawan. Dahil sa alaga kong anong inam, puno ng pagmamahal na iniingatan. At mula sa napakinggang tula na aking binasa, narito ang mga katanungan. Una, tungkol saan ang tulang binasa? Pangalawa, sino ang tagapagsalaysay ng tula? Pangatlo, saan iwinangis ang isang araw? Pang-apat, saan iwinangis ng tagapagsalaysay ang kanyang sarili? Panglima, bakit sa pinggan iwinangis ang hardin sa ating tulang na pakinggan? Mahusay mga bata, isang virtual na palakpak para sa lahat. Ngayon naman, basahin at alamin ang mga pangungusap na hango sa ating tula. Una, ako'y kalabaw sa bukid. Pangalawa, hindi ako isang pagong na may kakuparan. Pangatlo, mga higante ang halaman. Pang-apat, bituin sa paningin ang mga halaman na kay sarap pagmasdan. Pang-lima, ang hardin ko ay aking pinggan. Ano nga ba ang metapora o pagwawangis? Ang paghahambing sa mga pangungusap ay tinatawag na metapora o pagwawangis. Ang metapora o pagwawangis ay anyo ng tayutay na naghahambing sa pangalan na hindi gumagamit ng tulad ng sing sa isang pangungusap. Halimbawa, si Elena ay isang magandang bulaklak. Ang mga nangangalaga sa akin ay mga anghel. Ang kanilang bahay ay isang malaking palasyo. Si Inay ay isang ilaw ng tahanan. Si Miguel ay isang hulog ng langit.
Para sa pagsasanay, tukuyin kung alin sa pangungusap ang nagpapahayag ng metapora. Isulat ang sagot sa kwaderno. Una, gabahay ang laki ng tambak na basura sa Smoky Mountain. Pangalawa, ang mga ina ay ilaw ng kanilang tahanan. Pangatlo, habang siya'y nasa bilangguan, si Ricardo ay isang agila na pinutulan ng mga pakpak. Pang-apat, animoy gatas sa kaputian ang mga ngipin ni Diana. Panglima, ang yakap ni nanay at tatay ay aking kumot sa gabi. Wow, magaling na i-apply nyo ang inyong natutunan tungkol sa metapora. At para sa subukin, kopyahin ang mga salita o parirala na nagpapakita ng pagwawangis o metapora sa pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Una, ang kamay ng aktres ay yelo sa lamig dahil sa kinakabahan. Pangalawa, isa kang bituin ngayong gabi, Helen. Pangatlo, ang aking kaibigan ay may busilak na puso. Pang-apat, kapag galit ang tatay ko, ang boses niya ay kulog na dumadagundong sa aming bahay. Panglima, ang sikmura ni Gerald ay isang napakalalim na hukay. Mahusay, bigyan niya ang bawat isa ng virtual na palakpak. Very good! At para sa ating pagtataya, piliin sa kahon ng salita o parirala para mabuo ang pangungusap na metapora. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Maraming salamat mga mahal kong mag-aaral sa ikatlong baitang sa inyong aktibong partisipasyon sa ating pag-aaral sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating online class. Muli, ako ang inyong guro, Teacher Mercy, nagpapaalala na stay at home, stay fit and healthy. See you next time! Bye!